mga giliw naming tagapakinig. Narito ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Taggutom sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Kagawad, Asyo! Kagawad! Pumasok ka na, alingin siyang hindi nakalakang pinto. Ayoko nang pumasok, Kagawad. May masamang balita. Ha? Anong balita yan, alingin siyang? Si Kagawad na doon. Nasapian na ng demonyo. Hindi. Hindi. Alingin siyang, huwag mong sabihin nandito ako. Sabihin mo wala ako rito. Sabihin mong nasa Manila na ako o kaya nasa Batangas ako, ha? Oo, Kagawad. Nako, delikado ako nito. Baka mamatay na ako rito. Buwis ng Kagawad adong na yun. Nasapian na pala ng demonyo na hindi ko alam. Delikado ako. Tiyak na sumasapi na rin ang demonyo sa akin. Akala ko biro-biro lang. Nagkatotoo na. Ano kayang gagawin ko? Ayoko. Ayokong tuluyang masapihan ng demonyo. Takot akong mahulog sa impyerno. Kapitan! 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 Ay, bakit Veronica? Anong balita? Cab, katatawag lang sa akin nung kaibigan kong apo ng albularyo. Sabi niya, sinapian daw talaga ng demonyo si Kagawad Adong. Totoo ba yung sinasabi mo, Veronica? Opo, Kapitan! Totoo po! Eh, kung nasapian si Kagawad Adong, nakaw, siguradong nasapian na rin si Kagawad Asyong. Insyang, Boy at si Bunjeng. Opo, Kap. At ayon sa kaibigan ko, kailangan daw mahadlangan ang demonyo na sasapi pa sa iba. Buti nga si kanila. Mamatay na sana silang lahat. Masusunog ang kanilang kaluluwa sa apoy ng impyerno. Sila ang number one na problema ko dito sa barangay natin eh. Kaya nga po, Kap. Sabi ng kaibigan ko pa, tumulong na raw tayo para sa paghahanap sa kanila at sa buyan ng banal na tubig dahil baka nagtatago na raw sila ngayon at nag-aabang ng sapian. Hindi sila pwedeng magtagaw. Hahanapin natin sila at kung makita ko sila, ako na mismo ang papatay. Susunugin ko sila ng buhay kasama ang kanilang mga kaluluwa. Minjing, nasan ka? Ha? Panibay, nandito ako! Bunjing, delikado na tayo. Ha? Bakit, pari? Anong nangyari? Bakit ganyan ang iisura mo? Pula ka? Bunjing, may posibilidad daw na sinasapian na ako ng demonyo. Si Kagawad Adong, ayun, nasa simbahan, sinasabuyan ng banal na tubig. Pero hindi lamalayas ang demonyo, baka mamatay na. Kung nasapian si Kagawad Adong, hindi masasapian na rin si Kagawad Asyo.
Oo, Bunjing. Ay, pati tayo siguradong masasapian na rin. Ha? Ikaw lang? Hindi na ako. Diyan ka na. Ayaw ko masapian. Hindi mo na ako. Ayun, hindi mo. Hindi mo niya inanap natin. Oh, ano? Sabihin na naman ah! Patayin natin ang sinabi. Patayin natin ang sinabi. Patayin natin ang sinabi. Surugin natin ang buhay. Ha? Si Bunjing, nakita ng mga ibang kabarangay namin. Papatayin daw siya. Bunjing! Magtago ka na! Papatayin ka nila! Susunugin ka ng buhay! Ayun din ang ina! Sabi ano, papatayin natin ang susunugin ng buhay din! Huwag! Hindi ako sinabihan ng demonyo! Gutom lang ako kaya ako namumutla! Huwag! Huwag! Namang umalis ang bus na ito, papuntang Manila. Doon muna ako magtatago. Delikado ako rito kung makita ako ng mga taong bayan na ipakalat na nila sa social media na nasapian daw ako ng di magandang espiritu. Kung makikita ako rito, papatayin nila ako. Susunigin nila ako ng buhay. Sige! Ano kung ginagos, ha? Tingnan ninyo! Ah, mga nakasamang nakasakit dito. Ah, yun na sabihan! Patay! Nasundan ako! Tatalon ako sa bintana para makatakas ako! Tatalon ako! Pining, anong ginagawa ng mga taong yan dito? Bakit may dala silang krusipiho? Hinahanap nila yung mga napabalita sa social media na nasabihan ng demonyo. Ha? Ganun pala. Grabe nang nangyayaring ito, Pining. Nakakakilabot. Hinako, kailan kaya ito matatapos? Hanggang marami pang taong pasaway, hindi matatapos ito. Yun kasi ang gustong-gusto ng demonyo na sapian. Tulad nila kagawad, Asyong. Matitigas ang ulo. Oo, Veronica. Sila ang unang nagpakalat niyan eh. Sabi nila, nasapian si Aling Punyang. Ngayon, sila naman ang sinasabing nasapian. Kaya, hinahanting sila ngayon. Nasaan na kaya si nakagawad, Asyong, Pining? Malamang, nagtatago na sila ngayon. Dahil, huhuliin sila ng kabarangay natin at susunugin sila ng buhay. Dapat mahuli na sila para masulong na sila at mawawala na ang problema ni Kapitan. Ang tigas talaga ng ulo ng kagawad na yun eh. Hayaan mo siya. Kung hindi siya susuko sa otoridad, papatayin sila ng taong bayan. Magtatago. Hindi na nila alam. Hindi nila ako makikita dito. Ayoko pang mamatay. Ah, ano yun? Parang may kumaluskos. Malapit sa akin. Diyos ko po. Baka malaking ahas yan. At gutom na siya. Kakainin ako. Teka, may namoy ako mabawa. Ano kaya yun? Ay, salamat. Nakaraos din ako. Ha? Parang kilala ko ang tinig na yun ah. Lorraine Chang, ikaw ba yan? Ah. Ay, Boy! Ikaw ba yan? Yeah, oo. Ako nga si Boy Bawang. Este Boy Sibuyas. Ay, tarantado ka. Binubusuhan mo ko no.
Ano? Maya naman kayo rulay dyan. Ang tanda-tanda nyo na, bubusuhan ko pa kayo. Never! Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Nagtatago ako, Lola. Dahil huliin ako. Sinabi nilang nasapihan daw ako ng demonyo. Pariw lang tayo, Bishet. Hindi naman totoong nasapihan tayo eh. Namutla lang ang mukha natin dahil sa gutom. Oo nga, Lola. Pero ayaw nila tayong paniwalaan. Kaya kailangan makalayo na tayo dito, kundi papatay nila tayo. Nasaan si Bunjay? Bakit hindi mo kasama? Nakapag-iwalay kami. Baka napatay na siya. Kung ganon, halika! Sumunod ka sa akin. Gagawa tayo ng paraan para makalayo tayo sa lugar na ito. Kapitan! Kapitan! Veronica, anong balita? Kapitan, may nakikita raw kay Kagawad Asyong na nagpunta sa bayan. Wala bang humuli sa kanya? Pinabayaan lang na makapunta sa bayan. Takot daw silang harangan ang dinaanan. Baka masapian din daw sila ng demonyo. Kung ganun, Amreng, Benito at Paseng, sundan ninyo si Kagawad Asyong at huliin ninyo. Ay, ayaw namin, Kap. Baka masapian din kami. Ayaw, Kapitan. Ayaw naming masapian. Isalip na banal na tubig. Magdala kayo ng gasolina. Ilagay ninyo sa container. Kapag nakita nyo siya, buhusan ninyo at sindihan para masunog sila. Sige na, kumilos na kayo. Bilisan ninyo habang hindi pa siya nakakalayo. Ay! Oo, Kapitan! Ayun na po eh. Kailangang matakpan pong mukha ko para hindi matakot ang mga tao. Kanin nga! Ilang hanin at anong ulam mo ninyo? Nako, ngungo pala ang servidurang ito. Apat na kanin at isang nilaga. At damihan mong sabawa. Ha? Sandali lang. Sir, bakit namumula kayo? Ha? Nako, bisit ang ngungo na ito. Ang dami pang tanong nito. Medyo... Sandali lang po. Bakit mo tinanggal ang sombrero ko? Akin na yan! Ikaw talaga! Demonyo! Nasabihan na ninyo! Sabihan na demonyo! Sumo! Ayunin kumban niya! Tingnan niyo! Isangano natin ang pangmas niya! Salamat na siya! Dumating na yung relief na galing kay Gobernador at hindi na kailangan i-repack dahil nakaripack na. Mabuti naman kung ganun. Dahil kung i-repack pa natin, baka sabihin na naman nilang binabawasan natin. Upo, Kap. Pero may card na dapat ibigay sa mga kabarangay natin. Kung walang card, hindi raw mabibigyan. Ganun ba? Sige. Magbigay na kayo ng card sa mga kabarangay natin. At kailangan daw na uunahin yung talagang apektado ng taggutom. Sige. Tawagin ang tatlong CBO, pati yung mga BSW, para maibigay nyo yung card.
At huwag silang magsabay-sabay na pumunta rito. Dapat may schedule ng bawat distrito. Opo, Kapitan. Alingin siyang, kamusta na kayo? Malakas na ba ang mga pangangatawan ninyo? Oo naman, kagawa. Hindi na mapudla ang aking mukha. Gutom lang pala yun eh. Oo nga eh, ako rin. Hindi na mapudla ang mukha ko dahil nakakain ako ng tama. Mga buwisit kasi mga opisyalis. Pinagkalat nilang nasapian ako. Kamunti pa nga ako masunog ng buhay eh. Nilalayuan ako ng mga taong nakakasalubong ko. Ako rin kagawad. Bullshit na Kapitan Karyong na yun. Pumunta tayo sa barangay hall. Lilinisin natin ang pangalan natin. Sabihin nating hindi totoong sinapian tayo, kundi nagutom lang. Sige. Idi-demanda natin sila kung hindi nila babawiin yung sinabi nilang nasapian tayo ng demonyo. Visit ang Kapitan Karyong na yun? Hindi totoong nasapian tayo? Sige, samahan nyo akong pumunta sa barangay hall at magtutuos kami ng bobo na Kapitan Karyong na yun. Kawad ayo! Lengjang, kuting! Boy Sibuyas, bakit? Anong balita, ha? Naku, gawad. Ang daming tao sa covered court. Bibigay sila ng ilip. Digisang kabang digas. May noodles. Corn beef. At sardinas pa. Bigay daw ni Governor Tagak. Ano? Nagbibigay na pala sila. Hindi man lang nila sinabi sa akin. Sige. Tamang-tama. Pupunta tayo ngayon doon. Hihingi rin tayo! Pila! Pila lang ha, pila. Ay, Kapitan Karyong! Mag-usap na tayo! Oo, Kapitan Karyong! Mag-usap tayo! Magpaliwanag ka! Tamang-tama! Maraming makakarinig dito! Kayo, kagawad na siya. Tinsiyag at bundeng. Kasama ka pa, boy. Sa wakas, lumabas din kayo sa lungga ninyo. Bakit mo ipinagkalat na nasapian kami ng demonyo, ha? Oo, Kapitan. Bakit mo pinagkalat na nasapian kami? Magpaliwanag ka ngayon. Oo, Kapitan. Nahirap ko. Naninirang puri ka. Kapitan ka pa naman. Bakit mo pinagkalat na sinapian kami ng demonyo, ha? Huwag kayong lumapit dito. Siguradong may sapi pa rin kayo hanggang ngayon. Aba! Alis! Papalisin mo kami para masulo ninyong relief na pinamibigay ni Gobernadora Tagat. Ha? Embreng, Binitaw. Baka naman. Binitaw ng mga ito. Sunugin ninyo ng buhay. O sige! Sunugin ng buhay! Ang mayroon! Para wala na sa kanya! Sa kanya ng demonyo! Ha? Pati ba kayo naniniwalang sinapian kami ng demonyo? Bakit? Hindi ba totoo? Mga kanayon! Kayo na ang balang magsintinsya sa kanila! Mga kanayon! Huliin natin sila at sunugin buhay! Huliin natin sila! Huwag! Huwag niyong gawin sa amin yan! Huwag! Huwag niyo kaming sunugin. Huwag.
nagutumlam kami, kaya namutla kami noon. Oo. Huwag! Maawa kayo sa akin. Matanda na ako. Huwag! Paalam sa inyo, mga gagaw. Susunubin na kayo ng buhay ngayon. Kapitan Karyong, my friend. Magkaibigan naman tayo, hindi ba? Hindi kami nasapian, kundi nagutom lang kami. Kaya namutlang mga mukha namin. Doon na kayo magpaliwanag kay Satanas. Karyong, kumain ka muna. Dinalan kita ng pagkain. Alam kong gutom na gutom ka na. Dalang araw ko na hindi kumakain eh. Ayan na, namumutla ka na tuloy. Ay, oo nga. Namumutla ka na rin, Kap. Kung ganon, sinasapian ka din na ng demonyo. Kwan, hindi ako sinasapian ng demonyo. Kulang lang ako sa pagkain, kaya... Ay, mga kalayon! Si Kapitan, sunugin nyo na rin yan! Sinasapian na rin siya ng demonyo! Si Kapitan, sinabihan na, sunugin na rin natin! Sunugin na rin natin siya! Huwag rin nyo akong isamay! Huwag! Sunugin natin si Kapitan! Giliw namin tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Taggutom sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!